puntong ito, magkakausap natin ang abogado ni dating Senador Laila De Lima na si Attorney Filibon Bonnie Tacardon. Magandang tanghali po sa inyo, Attorney. Salamat po sa oras. Magandang hapon po, Ma'am Sherry, at magandang hapon po at mga tagapanood at tagapakinig. Attorney, kumusta po ang unang gabi ni former Senator De Lima matapos nga po ang pansamantalang pagpapalaya sa kanya? Well, kagabi, bago ko sa iwan, mataya ang naging kwentuhan at palitan ng puro-puro ng kanyang, ng aming defense team at yung mga dati niyang staff sa Senado, mga natumalaw sa kanya, sa kanyang pinulugan kagabi, no? So, masaya si Senator Laila De Lima kahapon at sinasabi, ulit-ulit kanya sinasabi na gusto niya na umuwi at makita yung kanyang ina sa people sa Iringa City. Ah, kailan daw ho ang plano niyang umuwi sa Bicol? Dahil sa sitwasyon ni Senator Laila De Lima, hindi magiging madali sa kanyang bumiyahe. So ito ay masusing pinaplano hanggang kagabi, no? Nakaalis na ako, wala pa sila na napafinalize tungkol sa pagplano sa pag-uwi. Pero for sure it will happen soonest dahil din ang kanyang talagang gusto mangyari. Pag po ba ganoon, may kailangan pa pong coordination sa korte or dahil sa Pilipinas lang naman siya babiyahe ay wala naman na pong kailangan na pagpapaalam or coordination? Well, wala namang, hindi na kailangan dahil domestic travel lang naman yan. No? Opo. Wala namang kondisyon na binigay rin naman ng korte na kung sakali sa lumabas ng Metro Manila ay kailangan pa niya magpaalam. Opo. Pero alam naman natin na hindi naman tatakas ang flight risk pero to Laila De Lima. Nilabanan niya yung akusasyon sa kanya at nakulong siya ng 6 taon. Ilang panahon na lang hintayin natin bago magkaroon ng total vindication ng ating mahal na senadora. Attorney, para po sa kaalaman ano, ng ating mga kababayan, 3 yung kasong isinamba po. Kaya former Senator De Lima, 2 ay dismissed na. So ito na po yung huling kaso na laban. Ito na yung huling kaso na may kinalaman sa droga. Oh, alright. At nandito. Okay, 2 po ang na-dismiss. Ito po ay pinayagang makapagpiansa. Ano po ang ibig sabihin niyan? Ibig sabihin po ba para makapagpiansa ay mahina po ang kaso? Well, ipaliwanag ko na lang. Opo, please. Opo. Ang lahat ng mga akusado na humaharap kay kinatawag na ay may karapatang humingi ng permission sa court na makapagpiansa for the temporary release. At para ito ay mapayagan, kailangan mapatunayan ng akusado na ang ebidensya laban sa kanya hindi tama. At ang burden nito ay nasa prosecution. The prosecution has been able to show that evidence of guilt is strong against the accused para ma-justify yung tinatawag ng pre-trial detention. In the case of ang naging evaluation ng ating hukuman ay hindi tapat yung ebidensya na ipakita ng prosecution para i-justify ang kanilang detention habang dito sa kaya niya ang pagsiyasa. Bakit daw hindi tapat? Ang sabi lang ng court ng judge sa kanyang order eh hindi raw na-establish of others na prosecution yung sinatawag natin conspiratorial act between and among the accused na yun naman daw ang pagkakad according to the court ng akusasyon laban para sila. At least, sa kanyang judge, at kahit ay assume natin na totoo yung sinasabi na dahilapan si Bonnie Dayan at si Junel Sanchez, ito sabihin at walang sinasabi na ipak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  Senator Laila De Lima, tingay alam sa Senator Laila De Lima. Hindi rin daw ito, at depende sa totoo yung kinatabi ng pag-apay. Hindi naman daw ito hindi sabihin alam ni Ronnie Dayan at alam ni Jeff Sanchez. In short, hindi rin yung ebidensya ng prosecution sa pagtatansya ng hukuman, hindi ito sapat para ituloy ang ilang pagkakakulong sa kasalukuyan. Okay. So, Attorney, ito pong paglaya na pansamantala, ano po na rin ang susunod na hakbang po para tuluyan ng mabasura ang kaso?
Well, again, procedurally, we are now at the stage na resolving for evidence ng prosecution. Katapos po ito ma-resolve, we will be requesting permission again from the court to file with the bureau to evidence o yung tinatawag natin motion to dismiss para tuloy na mabasura ang kaso at mag-dismiss ang kaso. Ang magiging basehan po natin ngayon pag hingi ng bureau to evidence is sasabihin namin sa korte na ang totality ng evidence sa present ng prosecution ay hindi sapat para may sabit ng guilt at kusado yan ang reasonable doubt. Kapag ito ay papayagan, it's just the case. Malaman po ang bahagi ng pahayag ni former Senator De Lima kung saan sinabi niya na mas lumakas ang commitment niya sa katotohanan, hustisya, human rights, democracy at rule of law. Aasahan ba ng taong bayan na hahabulin niya ang mga nasa likod po kung bakit siya nakulong ng halos 7 taon? Narinig ko nga rin yan at sinabi niya kagabi ng press conference na ipagpapatuloy niya ang kanyang advokasya na tungkol sa among others, sa human rights, truth and justice, the democracy, no? Pero sa totoo lang po, gusto ko rin po maging malinaw ito, hindi pa namin na pag-uusapan yung kanyang, yan ganyang bagay laban sa mga nag-akusa sa kanya. Mm-hmm. Yung tinatawag niya, nag-persecute sa kanya. Tinatawag niya karamihan na nag-persecute sa kanya. Talagang top of mind po ni Senator Laila Slim at this time is pa-appeal na ang kanyang ina. At makasama niya ito. At pero natatandaan ko rin na sinabi niya bago siya pakulong noon, 2017, that there will be a day of redemption. At that is inulit niya na he will be vindicated in her name and she will her reputation. So, pero wala pa talaga siya binabanggit o di pa namin napag-uusapan yung bagay na rin. Panghuli na lamang po, ano, attorney, ang sabi po ng dating chief legal counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si attorney Salvador Panelo, malakas pa rin daw ho ang ebidensya laban kay dating Senador De Lima kahit binawi na ng mga testigo yung kanilang testimonya. Ano ho ang sagot ng inyong kampo? Well, binawi natin para sa kaso na ito, natitirang kaso ng Senator Laila De Lima. Meron lang dalawang testigo na nagpasabi ng kanilang intensyon na mag-recant. Pero sa totoo lang po, hindi pa ito, wala pang formal recantation itong dalawang testigo na ito. Dahil para mag-recant ka, kailangan paupo ka sa witness stand. Ito talaga hindi pa ho nag-take ng witness stand. Pero this, so, yung recantation na yan, man-man ano po, hindi naman po yan inonsider ng korte sa pag-resolve ng application for bail. Application for bail ng Senator Laila De Lima ay nabase sa mga testigong pinunta ng prosecution kung nagkakaroon kami ng hearing sa application for bail. And that includes si Herbert Polanco, si Ray Martile, si Durano, Arile, balik niya po sa home. Yan sila yung mga testigo ng prosecution. At kahit wala pa yung recantation na sinasabi, nagkaroon pa rin ng confusion ng ating hukuman na mahina yung ebidensya. Laban kay Senator De Lima. So, kaya nga po niya pinayagan magpiyasa. So, hindi ko po alam kung saan ang pinanggagaling sa ating dating si Atty. Panelo tungkol dito. Pero para sa ganun, para sa defensive, ang hukuman na mismo nagsabi na mahina yung defense. Marami pong salamat sa inyong oras, Attorney Filibon Bonita Cardon, ang abogado ni former Senator Laila De Lima.